Life is gonna be great. 216 pesos, tatlo. Grabe. Two pa na yung desserts, oh. Ay, alam na natin saan tayo magde-dessert. Saya, ang daming food, guys. Pero ang hirap mag-food trip. Medyo mahal. Para, ano meron? Ano mong tinda? Naan ko, saka chicken. Guys, ang sosyal ng palengke. And guess what? Green crab. Somewhere we can be alone. Take me home. Get you elevated. Till we're levitating. And you know. Anong gagawin
ko. So, gusto kong ipa-curl yung hair ko. Hair, with an H. Gusto kong ipa-curl yung aking hair. Magpa-practicean po ako ng aking hair style. Wala sa hamaan ng loob. Walang sakitan ng loob. So, while inaayos ang aking buhok, let me have breakfast. I have sandwich dito. Chicken sandwich. Siyempre, milk. Sige, yung kahinga. Hindi ko makikilamat ako. Makaka-arte mong tao ka. And then, binili namin to kagabi, guys. First things first, ayoko ng kulot. Gusto ko madamot ng pagkakulot. Yung parang tinamad lang. Alam mo, mabilisan. Gusto na namin pasuhin tong nanay namin. Di, guys. Wala na natin kami professional. Okay. Alam mo, bukas makalawa, meron na tayong salon business. Si June, ang hairstylist. So, from linguist to hairstylist siya. Ayusin niyo yung buhok ko, ha? Kung ayon yung samay. Ayoko ng kulot talaga. Gusto ko wave lang, ha? Imagine ko na. Alam ko na. Huwag na lang. Mag-excite na ako. Yung ending, lahat para ako nakasabi na may parang Christmas treat eh. Ano ko nang ganito? Ano yan? Bayos ka? Ayusin mo. Kasi gusto mo magpakulot eh. Alam mo na nga yung itsura na magagawa. Masarap. Ugutom lang ako. Ang ikli kasi masyado ng hair mo. Laban na gagawa. May reklamon eh. Ano tawag mo sa hair ni Ann Curtis na nakaganito ni Jody Santa Maria? Na ang iikli. Okay, ano mo na lang kung ano nang kayanin mo? Good morning, Mother! Nagpapaganda kayo? Ako. Oh, yan. At least naman, apuri ako ng nanay ko. Ngayon lang, for the first time, gusto ko nang medyo may wave yung hair. Pero dahil nga hindi ako marunong, sila gumagawa. Pero dahil nahihirapan sila, ibalik na lang natin sa straight. Sensya ka, Nubi. Okay lang. Masyadong... Straight na lang po. This theoretic thing is coming from the curly. Diba? Para akong lumilipad mamaya sa labas sa kagabi sa lahat. Sorry! I appreciate the effort, no? Pero huwag naman ganyan. Obvious na ako. Ay, well, obvious naman. Te, kanina nakapantulog ka. Yung pantulog mong staple, lahat ng vlog meron nun. Yun lang laging suit ko. Ayos na siya! Tapos sabi ko, pag ganun ko. May multo! Mami, I'm so... Ang ganda mo sa hair na to. To the point na gusto ko magpagantong hair dahil sa iyo. Okay, so it's our day 2 here in Hong Kong. Kahapon, grabe, walang energy. Wala kasing tulog, ang aga ng flight. Halos maiwan kami ng eroplano. Nagla-last call na, tinatawag na yung pangalan namin. First time in the history ng travel namin. Akala ko mahaba pa yung time dahil plano ko pa nga mag-breakfast sana. But please, hindi kami naiwan. Wala pa namang history na kami ay naiwan ng eroplano. Anyway, so it's always a delight to come here in Hong Kong. Hong Kong is one of my favorite cities and ito rin yung country na una kong napuntahan. I was 22 years old nung nakapag-travel ako first time. Imagine yun. I'm so glad to be back after 2 years. The last time we were here, November 2019 yun. I remember coming from Macau. Tapos kailangan namin dito sa Hong Kong mag-exit kasi yung ticket namin fly out dito sa Hong Kong. Nag-fly in kami nun sa Macau kasi. Pero that time, daming rallies and riots. Maraming mga na-damage. Very visible sa streets, sa mga roads, sa mga pavements nila. So parang medyo hindi maganda yung last recall ko ng Hong Kong noong November 2019. Pero ngayon, nung nag-land na kami, tapos nakalabas na kami sa airport, gumabalik na lahat yung mga good memories ko dito sa Hong Kong. So tuwang-tuwa kami ni Hazel actually. No? We took the bus from the airport to the sea. So ang ganda ng scenery. Tapos napansin namin maraming expansion. Parang ine-expand nila yung kanilang land area. Pero maganda na rin yung vibe dito sa Hong Kong. Marami ng tourists, ganyan. And happy na siya. Bumalik na yung dati. And because of my IG stories na nakita nyo, daming nagtatanong ano na naman ang requirements. What is good, hindi na kailangan yung quarantine na dati meron. First thing na kailangan, vaccination card, vaccination certificate. Nag-RT-PCR kami, pero self-administered 24 hours before the flight. Good thing, meron ako nito. Ito pa yung ginamit namin sa Taiwan. So, ako lang yung nag-self-administer. Tapos, negative siya. Good thing. Pinaan ko yung remaining, guys. Kasi, pagdating nyo dito, it's a requirement na to do self-test every day. So, pagdating nyo dito, you also have to do daily self-administer test. Tapos, yung result nyo, i-upload nyo sa website, sa ECMSS. Pop-up ko na lang dito, guys. Baka nagkamali ako. And then, meron ding schedule to do yung parang community testing. Parang on day 2. Day 0 will be your
your arrival. Today is our day 1. Tapos tomorrow, our day 2, kailangan naming magpa-nucleic test sa community. Parang, I think, free naman siya. Kaya lang magpapa-book kayo. So, next to that is kailangan nyo ng Green Health Declaration QR code. Merong website na pupuntahan nyo to fill in those information and then makaka-generate kayo ng QR code. Ganito guys, yung QR code na mag-generate nyo. Ito yung kailangan upon arrival dito sa Hong Kong Airport. Very organized naman sila doon sa procedure pag landing. Bibigyan kayo ng isang plastic pouch wherein nandoon yung tools para kasi itetest kayo eh. And then, may dadaanan kayo na place wherein isa swab test kayo. Pero the good thing on the swab test, hindi siya sa ilong. Nag-swab sila sa bibig and then pass through ka na uli. Yung result, in-email sa amin within 10 hours. Ganun lang, wala na. Pero kailangan nyo lang guys talaga na sundin yung daily self-administered test kasi i-upload nyo yung results sa website. And then yung kanilang community testing that will be on day 2. Otherwise, binasa namin merong penalty pag hindi kayo sumunod. Which I think okay naman yun dahil for everybody's safety. Grabe guys, ang ganda ng weather. This time, underestimate ko yung weather. Parang eto na yata yung pinakamalamig na season na nagpunta kami dito sa Hong Kong na underestimate ko. Hindi ako masyado nakapag-prepare ng pangmalamigan. Feeling ko, Japan ang lamig nung nandoon kami nung last month. Kaya nga sleeveless pa ang atin yun, pero magkukuta ko mamaya. So, may nagtatanong if okay daw magstay sa Airbnb dito sa Hong Kong. Well, ever since na nagta-travel kami dito sa Hong Kong, we never stay in an Airbnb. I don't know, hindi ko nang bet mag-Airbnb kapag Hong Kong. Pero, with other countries like Japan, Korea, I'm good with staying in an Airbnb. Ikaw ba? You want to stay in an Airbnb dito sa Hong Kong? Parang hindi ako sanay. Feeling ko kasi mga rooms nila medyo small. Mm-mm. Or hindi ko sure. Pero kasi mas confident ako mag-Airbnb pag actually Japan or Korea. Kasi, lalo na Japan. Uh-oh. Kasi talagang mga Japanese very clean, tidy, minimalist. True. Yun. So yun yung reason namin. Never tried, pero mali mo, merong Oo, baka hindi lang din pang amin. No? Kaka araw-araw sa iba. Yes! After 15 minutes, I have my test result. Negative. Ito yung result ng test before kami mag-flight out. Ito, kailangang picturean, tapos i-upload siya sa website. Hindi naman ito yung jowa ko. Sabi niya, tutulungan niya ako mag-upload. Hindi naman nakahag pa. Huh? Pwede ba yun? Medyo hassle, guys. Pero, for everyone's safety and rule ng Hong Kong eh. Otherwise, huwag na tayo pumunta dito. Huwag kayo pumunta kung ayaw niyo sumunod, di ba? And by the way, guys, I wanna say thank you sa aking travel sim for always giving me yung sim every time I travel ako. Sila nagbigay sa akin ng aking US sim, Japan, Taiwan, and again, Hong Kong sim. Good for 8 days. Meron ding mas longer period, so ask nyo na lang sila. Some establishments dito, kailangan mo i-register na pumunta ka doon. It's like contact tracing. Very strict ang mga restaurants. Landi dito lahat ng record ng visit nyo sa mga establishment. Tapos dito rin kayo magpapabook ng inyong community quarantine. Tignan nyo na lang lahat yung website sa baba. Kami din nakakaleto. Akala mo, mamasyal ka lang eh. Yung dahil pang sinasabi niya. Yung alam mo dati, parang nung bago sila magkaroon ng gantong online, papel, girl. Ay, ganun? Ay, grabe! Ano ba? Pakamarites mo, tara na nga. Oo, marites talaga ako. Bye! See you outside. We're out and about! Wala kaming alam puntahan except gusto namin kumain. Ito yung Canton Road where all the high-end shopping are located. Mahirap nang maghanap ng kainan, ano? Parang hindi siya dito. How long do we gotta stay here? For people we don't know and what lies. All of the clothes are designed and fast cars. So we're gonna try this dim sum place. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care. We're here sa dim dim sum. Highly recommended. By top chefs daw. Nasa 100 ng mga... 101.
ng top 100 of good places to eat in the world. Baka si Shai 100 mali. So, ako malapit ng magaling. Pag ito yung hindi masarap, ang monumentary. So, ito guys, yung first highly recommended na pineapple na magaling. So, medyo sweet daw. Beef with fried egg. Dessert siya, no? Pero unang sinerve. Taking advantage na mainit na mainit. May feeling na pineapple. Ay! Okay, another record din na eggplant minced pork something. There you go. Seafood stuff eggplant with teriyaki sauce. Order's complete. These are all chefs recommended. And the bill is out. It's 281 Hong Kong dollars. So it's 1,000 pesos. Marami eh. Pwede na pero mahal. Medyo pricey talaga yung food dito sa Hong Kong. Nevertheless, it's a nice try. Happy naman ako. And we still have some takeout for tonight. Gusto kong kainin pero busog na ako. Just to confirm and let you know, nasa news week. Oh, oh. How many cups? Three. Three cups together, 600. Thank you. Thank you. So we bought octopus card. Ito yung gagamitin namin na pang transportation card in taking yung mga train station. Pwede din itong pambayad sa mga restaurants. Tatapapan nyo lang. $200 siya. $150 yung laman. $50 yung deposit. So pag solid nyo ng card, refund yung $50. Napahanap ko yung kinakainan namin na clay pot rice dito sa area. And at the same time, ayan yung store na kadalasan na pinupuntahan namin dito sa Hong Kong. Hong Kong, white chicken, soy chicken, barbecue pork, peking duck, suckling pig. Yes! Of course! Uy, ang sarap kumain doon. Kaso sa iba kami kakain eh. Ayoko na, Diyos ko, natutroma na talaga. Maganda yung restaurant, maganda yung food na naka-display. So, looks promising. Charot. Pero doon lang tayo sa clay pot. Kasi marami naman ganyang itsura sa chimchacho. Marami naman to guys. Kahit saan may mga ganyan. Sophia dito. Udon. Hello. Diba? Merong sukiyaki. Still, the choice is clay pot rice. Yan si Sophia, meron din yan dun sa may ST. So, dun tayo. Marami na tayong nadadaanan mukhang yummy. Ano naman yan? Si Kyoraku. Japanese. Yun, si Haidee daw. So, there is Gongcha here. What's your name? Gongcha. Knock-knock pala. Knock-knock. Gongcha. Gongcha who? Alam ko na kaya. Ano? Gongcha who's your girlfriend once? Atay. Ako. Mami, alam mo, sobrang tagal na no. Gongcha wish your girlfriend was hot like me. Ano, you know? So dito guys, yung masarap na clay hot pot. Okay, hinky. Pero dahil mahaba ang pila, ayaw ko na. Back out. Haba ng pila. Boy, sure ba kayo dito? Matagal to. Mga over an hour to. Let's go na lang. Ano hindi naman? Mainit yung kinakain, te. Mapapasok. Diba yung parang di man pwedeng madaliin to. Gusto niya ng sukiyaki eh. Giniginaw siya. After namin pumila ng mahaba, sold out na yung sukiyaki. Oh. Sold out ang sukiyaki guys after 1 hour namin pumili. Kakain eh. Pero natutuwa ako kay ate. Bili niya akong ice to get the chill. Ice? Nothing.
naglakad pa kasi tayo papunta kay Haidee kasi ayaw mo naman pala. Sana nagsubayaan niya lang tayo. Talaga eh. Hindi tayo mapunta sa mga ano, kumain tayo agad. Kung hindi ba, talaga lang ano, paano kumain muna kasi tayo? Tinawag ko guys yung staff, binigyan ko ng ice. Tapos parang hindi niya naiintindihan, sabi ko ice for this. Sabi niya, it doesn't come with ice. Sabi ko, what is this? Ice. Sino ang? Guys, kasi mahilig ako talaga sa mga malalamig na drinks. Tapos gusto ko maraming yelo. Tuwang-tuwa ako kasi ano matawag dito? Tawag dito. Thank you. Thank you. Pwede na lang pala eh. Wala daw kasi talagang ice. Gutom ka pa? Gutom ka pa ng ramen. Ay talaga, itsira. Yung mga magpo-comment dyan. Bahala kayo, gutom ka rin. Mag-Japan na lang kayo. Talaga. Dimsum naman tayo kanina. Siyempre iba-iba naman. Bukas ang gipsal. Tapos pa. Ano yung mag-gustin? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Guys, papakita ko sa inyo. Basa niyo ba yun? Look at this shop, di ba? Ang gaganda. Namu. Meron doon naman sa kabila, Namu rin. Ito talaga panalo tong artist na to eh. Parang gusto ko itong iuwi sa atin tapos itatanim ko para magkaroon ng ibang breed. Grabe yung artist, oh. Ano ba yan? Diba? Large artist. Tapos ito din, Bolimbing. Yung bayabas maliliit atin, mas malaki. And here, we found Ichiran. Ichiran, hello! Kaya walang pila, eh, Diyos ko naman pala. Grabe, ang laki! Ah, may ganito pa. For reservation. Pag ina-private again. Pero grabe, ang laki, pati yung space. Tingnan mo, siguro mahaba pila dito kasi may maupuan sa gilid. Ano to? Sorry naman po at nakalimutan ko mag-vlog. Hindi naman ako gutom, pero nakalimutan ko lang mag-vlog guys. Napagoda na ako. Kalasang-kalasa ng Ichiran ramen sa Japan, except mas mahal. Around 700 pesos. Huh? Actually, hindi lang eh. More, pero sa Japan, nasa 400 pesos. Ah, kasi ano, mahal yung operating cost. Pwede. Pero kalasa. Kapagod. 12 hours sa labasan. Ay, a lot better. Kasi mas maputi ako. Okay. You know the drill. So, araw-araw, nasasagrod ka. Ganito gagawin mo. Lakad dito, lakad doon. Pipikit na yung mata ko gusto na matulog. Shoot ko to sa trash can. Wait a minute. Ay, kinula. Oh, di ba? Ang buhok ko, oh. Tali natin dahil ako ay naiirita. It's been a long day. Mahabang araw ng lakad dito, lakad doon. Good night. See you tomorrow. Good night. I hope we're more than just friends. I wanna be